So guys, natapos na tayo sa maternity benefit, sickness benefit, and disability benefit mula sa SSS. Dito naman tayo sa Employees Compensation Program ng Employees Compensation Commission or ECC. So ano nga ba ang makukuhang benepisyo mula sa Employees Compensation Program ng ECC? Applicable po ito sa mga empleyado na nakaranas ng pagkakasakit or naaksidente na work-related or work-connected. At yung sakit na yon ay nagresulta sa kanilang disability or kamatayan. So kung hindi po work-related yung sickness or injury ng empleyado, ang makukuha lamang po nila ay ang sickness benefit or disability benefit mula sa SSS. Pero kung work-related or konektado sa trabaho ng empleyado ang kanyang aksidente or pagkakasakit, bukod sa SSS or disability benefit, meron pa siyang makukuha under ECC. Okay? Under dito sa EC program or Employees Compensation. Sino nga po ba yung nagbabayad nitong contribution ng empleyado sa EC? Sa employer po ang nagbabayad nito. So kung ang sahod mo ay between 4,250 hanggang 14,249, ang contribution ni employer ay 10 pesos. And 14,250 pataas, ang contribution ni employer ay 30 pesos. So, paano po malalaman kung ang aksidente na nangyari sa empleyado ay work-related or work-connected? Una po, nangyari ang aksidente habang ginagawa niya ang kanyang opisyal na trabaho. Pangalawa, habang siya ay naka-lunch break, coffee break, or naka-comfort room break. Ito yung tinatawag na personal comfort. Pangatlo, kapag ang aksidente ay nangyari sa isang event na sponsored ng kumpanya, gaya halimbawa ng team building, or seminar, or conference, o kaya party. Basta sponsored ng kumpanya at nagkaroon ng aksidente sa empleyado, work-connected po yun. Pang-apat naman, kung halimbawa ang aksidente ay nangyari habang ikaw ay nakasakay sa shuttle bus o kaya van na provided ng company sa for transportation, work-connected po yun. Yung aksidente, ito panglima, yung aksidente ng empleyado na siya ay papunta sa trabaho o siya ay galing sa trabaho, work-related din po yun. Doon naman po sa sickness o sakit, lahat po ng sickness na nakalista o inilista ng ECC as an occupational disease, work-related po yun. So ano naman yung aksidenteng hindi sakop nitong EC program ng ECC? Ito po yung nangyari ang injury sa employee na siya ay intoxicated. Ibig sabihin, nakainom or lasing. Pangalawa, kung may willful intention na saktan niya yung kanyang sarili o kaya pumatay ng ibang tao, ganun. Willful intention. And pangatlo, kung may notorious negligence, anong halimbawa nito sa workplace, sa isang construction company halimbawa, required ang empleyado na magsuot ng mga safety gears pero hindi ginawa ng empleyado. So, may negligence doon. Okay? So, yun ang example. So, kapag meron yun, hindi sakop ng EC program itong injury or sickness ng empleyado. So, kung doon sa SSS sickness benefit na natalakay natin sa ibang vlog, kailangan na consume na ni employee yung kanyang sick leave with pay. Dito naman sa EC sickness benefit, hindi kailangan na makonsume niya yung kanyang sick leave or company sick leave bago niya ma-avail itong EC sickness benefit. Magkano ang makukuhang EC sickness benefit? 90% ng average daily salary credit ng empleyado ang makukuha niyang cash benefit.
So hanggang kailan po pwedeng mag-file ang empleyado under EC program or para makakuha ng ECC sickness benefit? Within 3 years mula sa date ng contingency. Okay. So ilang araw sa isang taon siya po pwedeng makaklaim ng EC sickness benefit? 240 days in one calendar year ang maximum na po pwede niyang maklaim sa EC sickness benefit. Ngayon, itong sickness or injury na employee na work-related or work-connected, dapat nakalagay ito sa logbook. Okay? And then, yung entry sa logbook na yon dapat within 5 days mula sa notice or knowledge ng contingency. So, halimbawa, hindi na record within 5 days or hindi nag-comply sa employer dun sa requirement ng logbook, may penalty sa employer. Kapag na-declare na yung incident ay work-connected, ano ang penalty? Well, 50% ng lump sum na ibibigay sa empleyado ay manggagaling mismo kay employer. Yun ang babayaran ni employer. So, yung mga supporting documents para sa injury or accident ni employee, ano yung mga isasubmit niya? Una yung accident report, police report kung halimbawang may aksidente na involved ang sasakyan, or hospital records, kasama rin to kung may hospital confinement, operating room receipt kung may surgical operations na ginawa, and photocopy ng logbook kung saan nakalagay yung incident. Sa illness naman, yung supporting documents na kailangang isubmit yung sickness report, ano yung job description ng empleyado, and yung certification ng length of service, pre-employment records or medical records. Gaya ng chest x-ray, diba? Before ka mag-employ ng isang empleyado, nag-undergo sila ng pre-employment medical exam. Chest x-ray, ECG, audiogram, etc. And then, photocopy ng page ng logbook kung saan nagre-reflect yung illness. So, paano kung walang entry uli sa logbook? Ibig bang sabihin hindi na makakapag-claim ng EC benefit, sickness benefit, or hindi na entitled sa employee? Yun ba yung ibig sabihin nun? Hindi po. Makakapag-claim pa rin sa employee, but this time, ang penalty na 50% ay shoulder ni employer. Ibig sabihin, kung halimbawa entitled o na-declare na work-connected yung sickness or injury, pero walang logbook na naka-attach or walang logbook na maisubmit sa employer, at na-declare na work-connected yung sickness or injury, entitled siya halimbawa lang ng 10,000, yung 5,000 doon ang magbabayad ay si employer. So 50% noon manggagaling sa bulsa na employer bilang penalty kasi hindi siya nakasunod sa logbook requirement. Yun kasi ay responsibility ni employer. Okay? So malinaw yun. So kung walang logbook, ang 50% ay manggagaling kay employer. Ayun. So para sa mga katanungan nyo, susubukan nating sagutin yan once na nabasa natin. Just comment down your questions below and babalikan natin or gagawin natin ng separate vlog. Thank you for watching.